Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh no fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at Alden Richards. Kung super fan ka nga ni Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa nag-iisang phenomenal star at Asia's multimedia star. Ang sentro nga po ng ating mga updates ngayong araw ay pumapatungkol sa selfies o sa mga selfies po ni Maine Mendoza with different hair colors. Meron po kasing napansin ng mga netizens na sa unang picture ni Maine Mendoza ay suot-suot niya ang wedding ring nila ni Alden Richards. At sa mga sumunod na pictures ay nawala na parang bula ang wedding ring. Yan po ay siniyasat din po ng aming team na oo nga po, wala na nga po talaga yung wedding ring sa mga sumunod pang pictures. Pag-usapan din po natin ng bahagya yung mga pangyayari sa Itbulaga kanina lamang. At may mga updates din po tayo about Maine and Alden for this day. So please tapusin niyo po yung video na ito para makuha po ninyo ang lahat ng updates sa kanila. Ayaw po kasi namin ang nahuhuli po kayo sa lahat po ng updates about Maine and Alden. So pag-usapan po natin yan. Pero bago po ang lahat, bago po tayo magpatuloy, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy po ang pagsuporta kay Maine at kay Alden no matter what. No? Kahit ano pang sarsuela, kahit ano pang mga pakulo ang ipalabas nila about Maine and Alden, basta tuloy lang po ang pagsuporta ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Kaisa nyo po kami dyan. Okay? At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka pa nakasubscribe, please po, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakanood din ng mga bagong-bago at hindi na yung luma. Ayaw namin na nahuhuli kayo, kaya laging bago ang aming ibibigay sa inyo. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Estelita Sison. Ang sabi niya, tama ka Mr. Pinas. Yung expression ni Alden sa ML Live niya, malungkot. Sino ba talaga nga nagbabawal? Ang APT or Itbulaga ba? Or ang network niya? Sinong mag-call back? Pwede din GMA, di muna siya papayagan lumabas sa Itbulaga or APT. Medyo naiinis na siguro sa GMA kasi pag sila may need kay Alden, pwedeng umalis. Tapos now, wala nang masyadong work, ayaw nilang pabalikin, may pag-callback pa. O nga naman ano. To be honest po, Ms. Estelita Sison, napakahirap pong sagutin ng inyong tanong yan, ng inyong tanong na yan, ano, kung APT ba, Itbulaga ba, or yung network. Kasi po kahit po si Alden, syempre kahit papaano, nag-sugarcoat din po dito si Alden. Pinagtakpan niya rin po, no, kung sino man po talaga ang may kinalaman dito. No? Pinagtakpan po ni Alden yon. Syempre, alam nga namang ilaglag niya, di ba? Nung una po, hindi ko po talaga pinagtuunan ng pansin ano, ang pagkakasabi ni Alden sa mga bagay na yon sa kanyang livestream. Kasi that time po, nagtatrabaho po ako eh. Yung phone ko po nasa ilalim ng table ko. Para kunyari, todo focus ako sa trabaho. Pero hindi nila alam, yung earphone na nakalagay sa tenga ko, nakikinig po ako kay Alden. And then, nung pinanood ko na po yung replay, grabe. Talagang nangingilid ang luha niya at pinipilit niya na lamang magpaka-hyper. No, nang nabanggit po yung Itbulaga. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Floricita Rivera. Ang sabi niya, correct ka dyan Pinas Showbiz. Aminado si Alden na under the table siya ni BB Maine. Inamin niya mismo ito noong Calioseria days pa nila. Noong nga tanungin siya ni Henyo Master kung anong pangalan ng BB nila kapag meron na. At sabi ni Alden, bahala si Maine. Sa totoo lang Pinas Showbiz, those days, open silang magsalita, wala pang kontrabida. Doon pa lang, bingo na may namamagitan sa dalawa. Kasi, ang bilis nilang sumagot. Kumbaga, direct to the point. Nagbabago na lang ang lahat ng pumasok na ang mga bidang management sa dalawa. Hays, doon pa rin ako kakapit sa mga yesterday. Hintayin ko lang ang journey ng tomorrow. Malay natin, di ba? Itbulaga nga. Mabubulaga na lang tayo, magkasama ulit sila. Just like noong bungad ng ACU. Walang imposible sa Diyos. Happy maulan day po, Mr. Pinas Showbiz. So nga, maulan nga. May LPA daw po na tumatawid ano, sa ating bansa.
Well, opo, Miss Florecita Rivera. Noon naman kasi, hindi nila alam no, na sobrang magbo-boom si Maine at si Alden na tutungtong sa pagkakataon nakakaunti na lamang po ang manonood ng iba pang mga artista dahil ang focus po nila ay si Maine at si Alden. At dahil nga po sa sobrang kasikatan nila, sobra din po ang kinita no, ng management nila. At dahil po doon sa pera na yon, dahil po sa sobrang kitaan na ganun, hindi na po nagkasundo ang both sides na managements nila. No? Iba rin po talaga ang nagagawa ng pera. No, maaaring ang pera ay makatulong, maaaring ang pera ay makasama. Sabi nga nila, lahat ng sobra ay mali. At ang ikatlo naman po nating komento ay mula naman po kay Miss Nora Lopez. Ang sabi niya, showbiz is plain business. Kaya sana ay malawak ang pag-unawa ng mga Alden fans sa mga strategy na ginagawa ng management. Support lang at maghintay. Huwag pairali ng galit dahil masama ito sa kalusugan. Basta ang true Alden lovers ay kampante at hindi galit o panghuhusga ang ginagawa, kundi mahinahon lang. More blessings sa iyo, Mr. Pinas, and to all staff of this reliable program, Pinas Showbiz News ngayon. Keep safe, everyone, and God bless. Huwag kalimutang magdasal palagi. Napakaganda po ng inyong komento, Miss Nora Lopez. Ano, I totally agree with you. Showbiz is just a plain business. No, mangingibabaw talaga ang mga taong may control sa pera. Lalo na kung sino ang gusto nilang pagkakitaan. Ang problema lang talaga for them, no, ay ang pagsasama ni Maine at ni Alden. Yun po yun talaga. Pag nagkasama kasi sila, muli, no, alam nila na mangyayari yung kinatatakutan nila na yung ibang mga artist nila, yung ibang mga artista nila ay mawawalan nang sabihin na natin, mawawalan ng interest yung ibang tao sa kanila. No? Ganyan yung thinking ng mga businessman na gahaman. Gusto nila safe lahat ng mga hawak nila. Yun bang kumikita ang lahat? No? Wala namang masama doon, pero kung iisipin, si Maine at si Alden ang magpapasok talaga ng napakalaking pera sa kanila. Well, hayaan natin, diskarte nila yan. So, kanina nga po, present po si Maine Mendoza sa Itbulaga. Kung saan ito po ay yung itinape nila nung Monday pa. Aaminin ko po no, na hindi ko po natapos ang Itbulaga dahil wala nga po si Alden eh. Pero nakapakinig at nakapanood naman po ako kahit papaano. No? Si Maine po at Kuya Paolo nga po ang humawak ng bawal judgmental kanina. At ang mga choices nila, diba? Grabe ang mga storya. Sila po yung mga taong may prosthetics sa kanilang mga katawan. Meron pong yung prosthetics lang, ang mata, ang binti at iba pa. Grabe yung mga kwento nila. No? Lalo na po yung isang nandoon, nasa tricycle daw po sila nakasakay at ng mga panahong yun ay ang nakabanggaan po nila ay trend ng PNR. Putol po ang binti niya, no? At awang-awa ako talaga sa kanila, no? Grabe, mabuti na lang may awa rin po ang Diyos at naging okay naman po ang mga anak nila na maliliit pa ng mga panahong yun. Sa totoo lang po, ang isang tao po na maibahagi ko lang po sa inyo, ang isang tao po kapag nalagasan po yan ng isang parte ng katawan nila, talagang dadanas po sila ng depression. No? Napakatagal po bago po nila makamtan yung stage ng acceptance. Yung matanggap nila na wala na yung parte ng katawan nilang yun. Diba? Yun halimbawa po, yung mga inooperahan dahil sa diabetes, kailangan putulin yung ganito. Dahil sa cancer, kailangan tanggalin yung dibdib. Depression po yun. Okay? Talagang mag-undergo po sila sa depression. At ilang taon po ang aabutin. Lalo na kung mahina po talaga yung isang tao na natanggalan ng parte ng katawan, talagang taon po ang bibilangin bago matanggap, no, totally, na wala na yung part ng katawan niyang yun. Kaya, saludo po ako dun sa mga taong nandun kanina sa mga choices sa bawal judgmental. And congratulations po sa team nila Alden sa Hello Love Goodbye dahil magpasa hanggang ngayon ay humahakot pa rin po ito ng mga awards. At napakarami nga pong natuwa dahil ang pangalan po ng concert ni Alden Richards ay Alden's Reality. At ang daming nagtatagpo kay Maine at saka kay Alden. Sinasabi nila na dapat daw nandun si Maine dahil napakalaking bahagi ng 10 years ni Alden sa showbiz world ang isang Maine Mendoza. Kaya naman umaasa po sila na si Maine po ay kasali sa virtual concert na gagawin po ni Alden Richards. Pero paalala lang po, no, ng buong team ng Pinas Showbiz News ngayon na huwag po muna tayong manguna ng manguna kay Maine at kay Alden. Mahirap na, baka ma-jinx tayo, no, o mabokya o mapurnada ang lahat-lahat. Kita naman ninyo, ngayon pa nga lang, diba,
Dati, noon, malayang malaya si Maine at saka si Alden sa Itbulaga, pero ngayon, parang nag-iba ang ihip ng hangin. Diba? Kaya kapit lang tayo, magmasid at mag-abang ng mga mangyayari. At para nga po sa sentro ng ating mga updates ngayong araw, kung pupuntahan nyo po yung mga pictures ng IG stories ni Maine Mendoza na inirepost po ng ibang mga fans, makikita po ninyo yung mga comments nila kung saan napansin nga po nila na sa unang larawan ni Maine Mendoza ay suot-suot niya ang wedding ring nila ni Alden. Nasa kaliwang kamay at nasa palasing singan. Yan po yun. Diba? Pero ito nga yung sinasabi ko sa inyo, ngunit subalit at datapwat, nang mapunta po tayo sa iba pang mga pictures, aba, parang nawala, no? Nawala po ng parang bula, naglaho. Kaya napakatinding spekulasyon na naman po ang naglipa na sa social media. Sabi nga po ni Miss Ilona Lopez, dumadali na naman ang social media manager ni Maine. Pati ba naman sing-sing nila ni Alden, pinakaelaman pa, pinaalis pa. No, isa lang po yan sa mga comments na napansin nila doon po sa mga pictures ni Maine. Kung totoo man po yan, aba, pati wedding ring ng nag-iisang bagay po na nagdurugtong kina Maine at kay Alden, inalis pa nila. No, talagang sisirain pa nila. Pero syempre, dahil opinion lang naman po yan ng mga fan, no, ng mga fans, malay naman po natin ng mga panahong yan dahil nasa dressing room na si Maine, malay natin nagbibihis na po si Maine ng mga panahong yan, ano, at itinabi niya na muna ang wedding ring. Ulitin ko lang po, no, huwag po tayo masyadong negative. Let's stay positive po para po ma-attract natin ang lahat ng positivities na pwede nating maitulong kay Maine at kay Alden. Muli, kung ikaw ay isa sa mga bashers na natamaan sa mga pinagsasabi ko rito, welcome na welcome kang mag-comment sa ating comment section at asahan mo na hindi ka namin babastusin. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News Ngayon.